Thank you.
There are three things that are never satisfied. Yet
four things. Say not it is enough. The grain, the barren womb, the earth that is not filled with water, and the fire. Everybody say fire. And the fire that saith not, it is enough. Hebrews chapter 1, verse 7. The Bible says, and of the angels he saith, who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire. The Bible says, it is never enough. It is never stop burning as there is a fuel and keeps in burning. Now, kung meron kayong mga Bible, I want you to put down it. And I want you to grab your neighbor's hands. Come on, grab your neighbor's hand with authority. And I want to say, I want you to say, everybody, I am a flame of fire. Everybody say, I am a flame of fire. Let's bow our head and pray. Lord Jesus, alam po natin na merong apat na bagay na hindi masasatisfy. Isa po doon, Panginoon, ang apoy na yung sinasabi sa iyong kasulatan. Once again, Lord, we pray for revival. We pray, Panginoon, sa apoy na minsan na tinanggap po namin sa mga meron na, Panginoon Jesus, na ikaw muli ang magbigay ng apoy ng banal na Espiritu Santo. Dalangin po natin, Panginoon, that you anoint every ear na narito, na nakikinig, maging sa live streaming, Panginoon, na nakikinig, Panginoon Jesus, dalangin po namin na ikaw ang magpuspos ngayong umaga, ngayong banal na Espiritu Santo, at lalabas kami sa lugar po na ito, Panginoon, na daladala po namin ang apoy na minsan pa na iyong ibinigay sa bawat sa po sa amin as we celebrate the day of Pentecost. Salamat, Panginoon, anoint your servant. Give me a word, O Lord. Give me a word in my mind and in my lips, O God, so that your word, Panginoon, ang malayang may pangaral sa kalagitnaan. In the name of Jesus Christ, we pray. Everybody say amen. You may be seated in the presence of the Lord. I am a flame of fire. I want to know something, mga kapatid, this morning. You did not say, I am on fire. No, mga kapatid. Ang sinabi po natin kanina, I am a flame of fire. Magkaiba yung on fire at iba yung tinatawag na I am a flame of fire. Isang nagniningas kang apoy, mga kapatid. So, maraming mga tao ngayon, mga kapatid, that are waiting to get on fire. Maraming mga tao, mga kapatid, ang nag-antay na maging on fire sila. But we know, mga kapatid, of what you are, kung alam mo lang kung ano ka, something different begins to happen around you, mga kapatid. Why? Because if I touch you, you gonna feel different. Why? Because you are a flame of fire. If I touch you, you will be healed by the power of God, mga kapatid. And somebody, give God praise in this moment. Come on, clap your hands unto the Lord. I feel, mga kapatid, na pangungunahan ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu Santo sa lugar na ito, sa umagang ito. Apostolic revival has been losing. Pagkakawalan, mga kapatid, ang apostolic revival sa lugar na ito, mga kapatid, na magkakaroon ng impact sa bawat lugar at iba-ibang lugar na nagse-celebrate ng Day of Pentecost sa buong mundo nito, mga kapatid. There was a Pentecostal preacher sa a couple months ago, ang sabi niya, he was about to light a candle on fire
at ginawa niya, kumuha siya ng isang posporo. Lahat ba natin na naintindihan natin yung posporo? Sa Spanish, hasta fuego. So mga kapatid, naisipan niyang magsindi ng light in a candle on fire. Nung nakakita siya ng isang posporo, mga kapatid, isang thought ang dumating sa kanyang pag-iisip at nag-aalala siya kung ano ang pagkawasak ang pwedeng ibigay ng isang posporo, mga kapatid. Isang palitong posporo, something that is in the size, in a half, mga kapatid. And so, ang sabi ng preacher, he began to do some research. At ito yung natagpuan niya noong 2003, Brother Eben. Noong year 2003, it was recorded as the worst summer in the history in Russia. In Siberia, Russia, mga kapatid, ang satellite ay nag-register ng 157 fires burning simultaneously. Magkakasabay, mga kapatid, 157 na sunog. 42,470 square miles ang sabi ng kanyang result was being consumed with fire. Tinubog ng apoy, mga kapatid, at nawasak ang buong field ng apoy na yan. That 42,470 square miles is the equivalent size of the country of Honduras. Alam ba ninyo yung Honduras? Hindi ko alam kung saan ba na yun. Now, in the year 2003, isang size, 42,470, the equivalent size of the country of Honduras. The fire was such an impact na ang kanyang usok, mga kapatid, mula sa apoy ay dinak niya, mga kapatid, ang sky over Osaka, Japan. Napakalayo, mga kapatid. About 3,000 miles away. At ang abo, mga kapatid, from the fire was recorded reaching on the way to Seattle, Washington. Napakalayo, mga kapatid. And all of this was the disaster came by a little match or maliit na puspuro o palito, mga kapatid. That was just an inch in a half of size, mga kapatid. Such a tiny, little na puspuro, mga kapatid, na tumawag ng pagkawasak of more than 42,000 square miles in such a period of time. The second largest fire was in 2004, mga kapatid, in the northwestern territory of Canada, mga kapatid. A fire burned more than 13,125 miles, mga kapatid. Napakarami. So both of these fires, the Russia fire, the Canada fire, were caused by a match sa isang maliit lang na posporo, mga kapatid, that was only an inch and a half in a size na winasak, mga kapatid, ang lahat ng territory. See, fire is never satisfied. Everybody say amen. Amen. Lahat ng naiinitan, magsabi amen. Amen. Fire is never satisfied. The behavior o fire ay madalas depende sa parang o sa bukid, mga kapatid, na lawak po nito na kanyang susunugin. It will burn as long as there is a will. Everybody say amen. Amen. Susunugin daw niya ito hanggang meron siyang nakikitang field o parang o bukid, because fire never satisfied. Fire, it will burn every till it struck, mga kapatid. Lahat ng kanyang dadaanan ay kanyang susunugin, because fire is never satisfied. Amen. And the Bible said in Hebrews chapter 12 verse 29, for our God is a consuming fire, mga kapatid. Ang ibig sabihin, God never finishes. I said, mga kapatid, God is never finished. God never gets to the point na kanyang sasabihin, I'm done burning in your life. I'm done operating.
kayo, hindi na kayo pwedeng sunugin. You are spiritually enough. You are discipled enough. You are cleansed enough. And you are purified enough. So, ang sabi ng Panginoon, hindi sasabihin ng Panginoon na hindi yun na kailangan ng aking apoy. Hindi niya sasabihin ganyan, mga kapatid. Because as long as you are alive, there is burning touch of God in your life, mga kapatid. Somebody give God praise in the house of the Lord. The Lord never desires, or the Lord desires is to consume. Ang gusto ng Panginoon, ang layunin niya ay tupukin ang bawat bagay sa atin. Tupukin ng Panginoon ang attitude natin. Get our mindsets consumed, mga kapatid. Lahat ng ating pagkakasala ay susunugin ng Panginoon. Get those bad habits, mga kapatid, of our lives will be consumed by God. Lahat ng bad habits natin, lahat ng pagka-addiction natin, mga kapatid, ay buburahin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang apoy. Adik sa alak, adik sa sigarilyo, adik sa sumala, adik sa paglalaro, mga kapatid, lahat ng addiction ay susunugin ng apoy ng banal na Espiritu Santo ng Panginoon. All you need is the fire of the Holy Ghost, mga kapatid. Why? It will burn every addiction. It will burn every chain. It will burn every sickness. And it will burn every pain. Sakit na nararamdaman mo, mga kapatid, sa kalooban, kapag dumating ang apoy ng banal na Espiritu Santo, susunugin ng Panginoon. Lahat ng nararamdaman mong karamdaman ay aalisin ng Panginoon. Lahat ng tanging kalak, mga kapatid, na meron ka ay aalisin ng Panginoon. Ano mang pinagkakaadikan mo, kapag dumating ang Holy Ghost na apoy sa'yo, lahat ng yan ay buburahin at susunugin ng Panginoon. See, ang hangad ng Diyos sa ating mga buhay at sa atin, hindi lamang para itouch tayo. Hindi lang yan. Sapagkat marami mga Kristiyano ang mabubuhay ngayon, to leave one touch to another touch. And all of the sudden, they become like addicted to a touch. And so, dumarating sila every Sunday for just a touch. Yung matouch ka lang, mga kapatid. At minsan sasabihin natin, I need to get my church fixed. I need to get my Holy Ghost fixed. Siyempre, meron na ako, bahala na sila. So, ang determination ng Panginoon sa buhay natin is not just to touch you, but it is to transform you. Hindi lamang gusto ng Panginoon na i-touch tayo, mga kapatid. Hindi lang gusto ng Panginoon na i-touch niya ang mga bagay-bagay para sa atin, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon magkaroon ng transformation. It is a life transformation thing, mga kapatid. What God wants to do in your life is so gonna be impacting na ang iyong pamamahay, mga kapatid. Marirecognize ka na mayroong pagbabago sa iyo na kapag tumating ang apoy, hindi lang ang touch ang gusto ng Panginoon sa iyo. Ang gusto niya mayroong pagbabago. At kapag mayroong transformation na binigay ang Panginoon sa iyo, ma-recognize ng pamamahay mo, ng asawa at anak mo, mayroong pagbabago sa iyo. Ma-recognize, mga kapatid, ng mga boss ninyo, aba, may kakaiba yata sa iyo, nagbago ka yata. The people around you, mga kapatid, na kinalakihan mo ay ma-recognize, mga kapatid. Bakit? Because God will do a transformation in your life. Kaya huwag kang papayag na matouch ka lang at hindi ka mapabago ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat marami ng mananampalataya sa Panginoon natatouch naman sila pero wala pa rin pagbabago hanggang ngayon. Everybody say amen. He wants to consume us. Gusto niyang matupok tayo, mga kapatid. Can somebody shout and say, consume me, God? Everybody, consume me, God. Consume me, God. Take all those things that have been hindrance
in my life. Purify me, Lord. Purify my mind. Purify my attitude. Because you are the God to consume us, which is the fire. Kapag tinupok ng Panginoon ang ating buhay, mga kapatid, our mind, our life, our attitude will consume by God, which is the fire. He wants us to consume us with His fire. Hebrews chapter 1, verse 7, that says, of the angels, He saith, who maketh His angels spirits. Pwede ba makakita yung verse na yan? Hebrews 1:7, the Bible says, and of the angels He saith, who maketh His angels spirits. And what's this? And His ministers, in NIV version, and His servant, a flame of fire. Excited ako dito sa word na ito, mga kapatid, sapagkat hindi sinabi ng Bible, and He sets His minister on fire. Hindi kanya ang sinabi ng Panginoon. Ang sinabi niya, and He set His minister a flame of fire. In other words, mga kapatid, our very existence, ang aming pinag-iiral o pinanggalingan, ay isang apoy, mga kapatid. I said, our very existence become fire, mga kapatid. So, kapag hindi ka isinilang sa apoy, at kapag nag-apoy ka, masusunog yun. Hindi ka naman gawa sa apoy eh. Kaya nasabi nilang, you are on fire. Why? Hindi mo pinanggalingan yung apoy. Hindi ka galing sa apoy, mga kapatid. Pero ang sabi ng Bible, was na ikaw ay galing sa apoy, because you are a flame of fire, mga kapatid. Hallelujah! Hindi mo na kailangan sunugin ang bawat pasusunog, mga kapatid. Why? It's because our very existence is fire, mga kapatid. I am not just on fire. I am a flame of fire, mga kapatid. We are a flame of fire. If I touch you, maapek ka. By kung nagbalik. Because you are fire. Kapag hinawakan mo yung bagay, isang bagay, kapag ikaw ay isang apoy, lahat ng hahawakan mo ay magiging apoy din. Mai-infect, mga kapatid, ang hahawakan mo. Why? Because you are a flame of fire, mga kapatid. If I touch you, the fire na meron sa akin, mga kapatid, ang siya magbibigay ng kagalingan sa anumang klaseng karamdaman, mga kapatid. Ang apoy na ibibigay sa atin, mga kapatid, will bring transformation that no beyond the shadow of doubt that you are a fire. Everybody say, flame of fire. Flame of fire. I'm preaching to somebody this morning that we are the responsible to minister, to give others what God has given to us. Responsibilidad natin bilang isang minister, isang servant ng Panginoon, na magbigay anumang ibinigay ng Panginoon sa atin. There is a song, mga kapatid, that I don't like, that little song, na nagsasabing, this light, little, or this little light of mine. Ewan ko, narinig ninyo yan. This little light of mine. Sapagkat marami mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, ito yung kanilang mentality. I got a little light. Meron akong maliit na light. But brethren, mga kapatid, if you are a torch of fire, alam ba ninyo yung torch? Yes. Yung kapag tumatakbo sa Olympic, mga kapatid, doon sa Clark, New Clark, meron napakalaking torch, mga kapatid, na issue pa, mga kapatid, sa gobyerno. Meron isang malaking fire, mga kapatid. If you are a torch on fire, mga kapatid, hindi mo matatago ito under the bush, mga kapatid. Because the bush will get on fire. Hindi mo matatago ang apoy kung ikaw ay nag-aapoy, sapagkat laging mag-aapoy yan, mga kapatid. But I am sorry, it is not a little light, mga kapatid. We are a torch.
Why? Because you are a flame of fire. God has made us a distribution center of fire. Fire. There is something about when you say fire. Ginawa tayo ng Panginoon na tagapangasiwa, tagapangahala, minister, a flame of fire to become a center, a distribution of center of light. Mga kapatid, ang ibig sabihin, saan ka man pupunta, sino man pupuntahan mo, mga kapatid, sino man connected na meron ka, whoever na sino man itatas mo, will get on fire, mga kapatid. Why? Because we are a flame of fire. Everything about God is connected. It is a symbol. Lahat ng connected sa Panginoon ay merong simbolo. One of the symbol of God is fire. The presence of God is fire. Amen. Doon sa ilang, the clouds by day and fire by night. Fire is the symbol that the divine presence and the power of God. Si Moses nakakita, mga kapatid, doon sa burning bush na nag-aapoy na apoy, pero hindi nasusunog, hindi natatapos, hindi na natutupok ang bush, mga kapatid. Ang fire that fell from heaven, mga kapatid, and consumed the altar, showing prophet. Ay, merong mga firemen, mga bundero, nakakita sila. So ang sabi ng tatay ng Pentecostal preacher na ito, anak, pumunta ka nga doon, tingnan mo nga doon kung anong problema. So ginawa ang mga kapatid ng Pentecostal preacher na ito, pumunta siya. At kinausap niya yung fire chief, mga kapatid. Ang sabi ng preacher na ito, sir, is there a problem? Ang sabi ng fire chief, mga kapatid, narito kami para makita kung saan nang gagaling yung apoy. So, ang sabi ng preacher, anong ibig ko sabihin, sir? Ang sabi ng fire chief, mga kapatid, because sabi niya, dahil nandito kayo sa taas na lugar, merong, sabi niya, merong ningas na apoy that is risen up to walk the sky. At ang sabi niya, naparito kami upang tingnan kung saan nang gagaling ang apoy. Alam ba ninyo, mga kapatid, nung nalaman ng preacher na ito kung saan nanggagaling ang apoy, inannounce ng preacher na ito, mga kapatid, na ang apoy ay nanggagaling sa pagsamba ng mga taong nandoon, mga kapatid. There is a flame that is risen up in that place, mga kapatid. And I believe meron din apoy ng banal na Espiritu Santo. It is a fire of the Holy Ghost na siyang tutupok sa bawat isa po sa atin. And I dare you to touch everybody at sabihin mo, fire! Fire! Anybody? Lahat tayo siguro dito ay nakakita na ng apoy. Pero hindi yung apoy na tinanggap natin na siyang nagpapabago sa atin. Diba? It is the fire na ating na-receive na siyang nagpapabago sa atin. The fire na nakita natin is the fire that you receive. See, halimbawa, kung merong isang doktor na alam niya ang lahat ng mga bagay about disease, a doctor knows about everything about a disease, pwede niyang ikwento sa iyo ang lahat ng kanyang nalalaman. Pwede niyang pag-usapan lahat ng mga sakit, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na kapag pinag-uusapan ninyo ang kagalingan niya bilang isang doktora sa lahat ng nalalaman niya, sa lahat ng sakit, hindi ibig sabihin na maaapektuhan ka na niya sa kanyang kagalingan. No. Diba? Siya lang yun. Kahit anong pagpapagaling niya, kahit anong pagsabi niya, pag-usapan ninyo buong magdamag, hindi ka mahahawaan sa pagiging magaling niya bilang isang doktor. Why? Sapagkat, mga kapatid, you are not a doctor. Now, marami po mga mananampalataya sa Panginoon that are talking about Holy Ghost. Narinig na ba ninyo yung Holy Ghost? Pinag-uusapan natin lahat yung Holy Ghost, mga kapatid. But it never been infected by the Holy Ghost
kapatid, wala ka niyan, ha? Hindi mo malalaman kung anong na-experience niya, kung ano ang kanyang sinasabi. Why? Sapagkat wala ka niyan, kapatid, until na lang na dumating sa iyo ang apoy ng Banal Espiritu Santo. And that time, ha, kapag magkwentuhan kayo, parehas kayo may Holy Ghost, mga kapatid, ha? Ibig sabihin, ha, magkakaintindihan kayo. Is there anybody that is infected by the Holy Ghost? Yeah. See, God will get first the fire to you. Dadating muna sa iyo ang apoy. When God designed to get His fire to you, wala pong demonyo, wala pong impyerno na pwedeng humawak sa iyo, mga kapatid. Kapag pinahit-hitan ka na ng Panginoon ng kanyang apoy, mga kapatid, hallelujah, makakabalik ka sa paglilingkod sa Panginoon. Mayroon pa babago muli ang buhay mo, mga kapatid, because people are in the target of fire right now. Hanggang may nakikita na gusto, mga kapatid, na masunog ang banal na Espiritu Santo ng Panginoon, ay kanyang susunugin, kanyang tutupukin na kanyang apoy na Banal Espiritu Santo. Amen. It doesn't matter kung anumang sagabal meron sa buhay mo. It doesn't matter anumang paggagamot ang iyong ginagawa, mga kapatid. It doesn't matter anumang pagkabihat meron ka sa buhay mo. God will get the fire to you. He will push every demon out of the way. Your personal demon out of the way. Why? Kapag meron ng Banal Espiritu Santo at apoy, lalayas na yung mga demonyo sa iyo, mga kapatid. Yung mga personal na demonyo na meron sa ating mga utak at buhay, mga kapatid, palalayasin ng Panginoon yan. Kapag, mga kapatid, napuspos ka ng Banal Espiritu Santo na Panginoon. What's this? Not only will you get to you, but He will get in you. And that's where transformation begins to happen, kapag meron ka ng fire. Amen. Alam nyo, mga kapatid, sa personal mo lang to, ah, I love new saints. Gustong-gusto ko yung mga bagong mananampalataya. Bakit, Pastor? They did not know how to worship. Hindi nila alam kung paano mag-worship kasi bago eh. But as the saints, yung mga matatagal na, they are so professional. Hello? Alam nila kung paano mag-worship. Alam nila kung paano pumalakpak, mga kapatid. But sometimes, we become professional in the church. That's why I like new folks, new saints, because they don't know how to be professional. Hello? Are you professional? Ang mga new saints, they even don't know, mga kapatid, paano pumalakpak. Hindi pa tumatama, mga kapatid. They don't know how to raise their hands. Bakit, mga kapatid? Because they are not professional. Pero watch this, mga kapatid. Even though hindi nila alam kung paano pumalakpak at tumaas ng kamay, but there is something that burn inside of it, mga kapatid. It is a fire of the Holy Ghost. Does anybody got the fire of the Holy Ghost in this place? Huwag tayo maging professional sa magsamba sa Panginoon. And when God gets the fire in you, you will begin to burn things out of you. Merong mga Kristiyano, mga tao sa church, mga kapatid, for so long time ago. Marami mga Kristiyano ang matagal na sa simbahan, but your fire is got to now flicker. You know flicker? Andap-andap. Every Sunday, Monday, hindi na siya, hindi na gumaganon, mga kapatid. Every Monday, Tuesday, Saturday, Sunday. Marami ng mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, na paandap-andap na lang yung kanilang yung apoy, mga kapatid. Mga kapatid, bilisan naman ninyo ang pagkaandap-andap ng apoy nyo. And that's why they got an attitude comes back, na kapag nag-iindap-indap na lang ang apoy, yung dating ugali ay bumabalik. Hello?
Nawawala na yung love, nawawala yung joy, na nawala yung peace. Bakit? Wala na, mga kapatid. Diba? That's why the attitude comes back. Your fire start bringing down. Pababa na, mga kapatid. You start to lose the effect of fire. Wala nang epekto yung apoy, mga kapatid. But I have a good news for you this morning. God's gonna send everybody a place of fire in this place. Isang naglalagap lobo. Na apoy, mga kapatid, na nagbumula sa Panginoon. I gotta tell you what's gonna happen this morning. That the fire is gonna get in you and it's gonna burn sickness out. I come under the authority of the power of God to tell you this morning, sickness has no root in your body anymore. God's gonna deliver you out of your sickness in the name of Jesus. Tell God somebody, God cleanse me, God purify me, God transform me, in the name of Jesus. Take attitude out, take sins out, take bad habit out, and take every addiction out by the power of the name of Jesus. Friday night, the preacher of Pentecostal ay nasa ibang church. At ang isang pastor doon sa church, dinala niya yung isang tao sa kanya na lalaki. Ang sabi ng pastor na yon sa preacher na ito, "Pastor, ang tao ito ay walang boses na lumalabas sa kanyang bibig a long time ago." Sabi ng preacher, "Bakit nangyari yon?" Sabi ng preacher doon sa pastor, "Nakatanggap na ba siya ng banal na Espiritu Santo?" Sabi ng pastor, "I don't know. Hindi ko alam kasi hindi siya nagsasalita eh. Kaya nga, dinala ko siya sa iyo eh." "Oh, okay," sabi mga kapatid ng preacher na ito. So, the preacher prayed for him, mga kapatid. At ang sabi ng preacher sa kanya, nilayhan siya, "In the name of Jesus Christ, receive the Holy Ghost, and for a second, the man speak with the heavenly language. He speak a heavenly language," mga kapatid. Yung lalaking yan na hindi nakapagsalita, after they pray, after they receive, and spoke in the Holy Ghost in the heavenly tongues, nakipag-usap na siya sa mga tao, mga kapatid. Watch this. When he got praying and turn around, start greeting people and speak language. Let me tell you something. When this fire gets in you, lahat ng karamdaman, lahat ng nagpapahinak sa iyo, lahat ng karamdaman na meron ka will submit to the fire of God. Ganun kakapangyarihan yung apoy ng Panginoon. Kahit yung mga pipi nakakapagsalita, kahit yung pilay nakakapaglakat, tama kapatid, yung bulaga nakakakita. Last na to kwento. The preacher ay meron silang krusada sa Galahala, Slovenia. 440 souls were filled with the baptism of the Holy Ghost. As they in the middle of the service, meron pong isang babae was under the demonic spirit. And this woman was acting crazy. Ganun-ganun siguro siya, mga kapatid. Sabi ng preacher, hindi ko siya pinapansin. Kasi distraction lang yan doon sa mga napuspos eh. So hindi niya pinapansin. But all of a sudden, as they start seeing this woman na pinapalibutan na ng mga tao, mga kapatid, pinapalibutan siya. Habang pinapalibutan siya, ang babae ito laging naging worse. Naging lalong worse, mga kapatid. And the preacher says, sino ba yung babae ito? Because she was acting like she was praising. Pero hindi naman siya nag-praise, Brother Edwin.
she was acting like she was freezing. But every time she must go around, habang pinapalibutan siya, lalo siya nagiging bayurente, mga kapatid. And when the preacher were in the point of where the Holy Ghost was about to fall, ginawa ng babae ito, pumunta sa altar, tinapo niya yung witch card niya, mga kapatid, sa altar. And that time, nalaman ng preacher na ito, na ang babae ito, mga kapatid, ay aswang pala. Aswang o witch, mga kapatid. Iba yung aswang, iba yung witch. Isa siyang witch, mga kapatid. Tinapo niya yung mga witch cards niya in the altar. And the preacher realized that she was a witch. She throws those cards. Pero nung pagtapon ng kanyang mga witch card, mga kapatid, it was in the moment that they were saying, ang sabi ng preacher, by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus, be filled with the Holy Ghost in Jesus' name. By that time, the woman throwing it around, and all of the sudden, the Holy Ghost hit that woman. This witch got filled her with the Holy Ghost. At nung nakuspo siya ng Panginoong Espiritu Santo, nagbago siya, mga kapatid. At magpabautismo ang witch na ito, mga kapatid, in the name of Jesus. There is no devil can contend. Walang demonyo ang piling lumaban against the fire of the Holy Ghost. Maraming mga tao, mga Kristiyano, na nandyan na lang sa side, sa gilid ng church. Because the fire na meron kayo has begun to fire out, nawala na. Matagal ka nang nandyan sa gilid. When a one time, you are a blaze of fire. Ikaw ay naglalagab lang. And now, you're coming down on your spirit. Marami nang dumating sa buhay mo. At na-apekto, na-infect ka na, tumalab na yung fire extinguisher sa buhay mo. Kaya wala na yung apoy. But hear me, Curtis preacher. God wants to set you ablaze this morning. Pag-aapuhin ka ng Panginoon ngayon at lalabas ka sa lugar na ito, mga kapatid, na nag-aapoy, and you gonna reach your kids again, your kids will gonna be on fire again, mga kapatid. Lahat na mga prodigal, alam ba ninyo yung mga prodigal doon sa Bible, yung mga layas, yung mga nagtampo, yung mga nag-backslide, mga kapatid, has started coming back home. Why? Because God will set you a blaze on fire this morning. Fire is gonna get hold of them in the name of Jesus. So God is gonna set you a blaze. You will become a fire today. Gonna be a fire today with authority. Revival is not depend on somebody else. Hindi nakadepende yung revival nyo sa katabi nyo, sa nanay nyo, sa tatay, sa kaibigan nyo, o sa kapwa mananampalataya. Ang revival ay nakadepende sa'yo. Hello? Nakadepende sa'yo ang revival. Kung sasabihin mo sa Panginoon ngayon, that Lord, I am a flame on fire. Is there anybody that will once God consume you? Meron ba dito na gustong magpatubok muli sa apoy ng Panginoon? So God is going to burn you so that He can get the fire to you, to the community, in the name of Jesus. I want everybody to stand. If you need healing, I want you to go into the altar right now. Because God will consume every sickness in the body. Come on! Kung nangangailangan ka ng kagalingan,
gusto kong pumunta ka sa harapan ng altar, and God will consume every sickness in your body. Meron? Those sa mga hindi pa nakatanggap ng apoy ng banal na Espiritu Santo, I want you to go into the altar again, because God will pour out His Holy Ghost to you. Sa mga matagal nang hindi na nakatanggap at hindi nag-speak in other tongues, come on, come into the fire, come into the altar. He will fill you again. Huwag kang matakot sa apoy ng Panginoon na minsan naglalagablag ganoon. Naramdaman mo na yan, mga kapatid, some of you need some refilling of the Holy Ghost. Ang kaaway ay kaparito siya dito sa church na ito, sa pamamagitan ng karamdaman. Karamdaman sa physical, karamdaman sa spiritual. Alam niyo kung anong tinutukoy ko. And it's been a destruction from the pit of hell. Alam mo yung gusto niyang gawin? To get the church off, to get the mind off. But by the power of the name of Jesus, healing is gonna be released in this place. And the spirit of sickness, physical and spiritual, of impairment will be burned out of your body. Walang luluhod, mga kapatid. Itong gagawin natin. I will release the word of faith. Ang gagawin lang ninyo, buksan ninyo ang inyong mga bibig. At kapag binuksan ko, binigyan ko yung hujat na hallelujah! Shout hallelujah as louder as you can. And you begin to rejoice to burn out of your body. Pero bago yan, itas ninyong kamay, humingin muna tayo ng tawad sa Panginoon. Lord Jesus, umihingi po kami ng kapatawaran sa umaga ito. Sa pagkakasala ng aming dila, pagkakasala ng aming pag-iisip, pagkakasala, Panginoon, ng aming katawan, pagkakasala ng aming mata, at aming mga nagawa. Lord, nagpapakumbaba po kami. Patawarin niyo po kami upang ang iyong apoy ng banal na Espiritu Santo ay muling paglagap lang kami habang sineselebrate po namin ang araw ng Pentecostes. In the name of Jesus. Now, by the power of the Word of God, every musician